ito naman po yung sa parte ng sasakyan. Bali yung ginawa ko po, ma-share ko lang sa inyo. Nagpalit po ako ng fuel filter sa katailanan na mura lang naman siya. At ginawa ko po ito regular pagdating sa mga pag-change oil. Pag nag-change oil po ako, pinapalit ko po yung ating fuel filter. Total, mura lang naman. Generic lang siya, pero made in Japan. So, maging aware lang po kayo sa mga gasolinahan na inyong pinagkakargahan. Ito, share ko lang sa inyo. Tingnan nyo po, hindi ko talaga to na-video kanina, pero may papakita ko sa inyo para maging aware kayo. Ito ho, nagpalit po ako ng fuel filter sa Toyota Hiace GL Cold Phase. At ito po yung ating nakita. Ito po yung sobrang dumi. Ayan o. Kaya mas maganda guys sa mga pinagkakargaan po ninyo. Maging mausisa po kayo sa mga gasolina na mga suki ninyo. Mas maganda dun sa mga mapagkakatiwalaan ninyong gasolinaan, yung pagpampa lang, tama na yung tama yung sukat. Mas maganda yung mga gasolinaan na nakakalibrate. Ito po pala yung isang model ng ito po yun eh. Ganito po guys ang fuel filter na dalawa po yan. Ito ho, 193 at saka yung 196A. Ito po yung 196A. At saka naman po yung 193. Tingnan nyo po yung itsura nya. Mamili na lang kayo kung ano po yung gusto ninyo. Ito, meron siyang extra salaan dito. Ito naman po, wala. Yan po yung 193. Ito naman po yung 196A. Pwede po yan sa pareho sa ating Toyota Hiace GL Old Phase. Ito po yung mga fuel filter. Kaya ito ha. Bali, pakita ko sa inyo. Regular ko po itong pinapalit every change oil. Total mura lang naman at saka madali lang naman siyang gawin. Kaya kayo guys, maging aware lang po kayo sa mga gasolina na pinagkakargaan ninyo. Hindi na po na tayo magme-mention, pero mas maganda yung kalidad at saka yung subok na inyong mga suking gasolina. Tulad po ng aking i-share sa inyo, ito po kasi, kaya mas maganda lagi po kayong nagpapalit ng inyong mga fuel filter. Total mura lang naman siya. Kung halimbawa man napabayaan nyo po sa pagpapalit ng fuel filter, pwede po kayong magkaroon ng problema sa ating mga fuel injector. Yung fuel injector po yun, post po ng nagka-problema po kayo sa fuel injector, ay marumi ang inyong krudo. Then, papasok sa fuel filter, napabayaan, papasok naman po sa fuel injector. Doon na po kayo magkaka-problema ng malaki at malaking gastos po ang inyong magiging gastos. At ang kagandahan po dito, prevention is better than cure. Ito nga pala guys, na kadugtong po ng ating video. Pag nagpalit po kayo ng fuel filter dito, na-drain na po yung lahat ng diesel, hindi nyo po yan mapapaandar hanggang wala po yung pondong. Gagawin po ninyo, bobombahin nyo lang po ito, hintayin nyo po hanggang tumigas. Then, pag matigas na po, ibig sabihin na meron na po siyang laman dito sa loob. Then, start nyo na po.
Kasi kung hindi nyo po ginawa yun mga bossing, hindi po kayo nag-pump, hindi nyo po pinump, sinalpak nyo na lang, hindi po yan naandar. Ang gawin po ninyo, bombayin nyo, pag matigas na, i-start nyo na. Yan po yung ating vlog. Maraming salamat po mga bossing sa inyo pong pagsuporta. Alexander Mabodas Vlogs.